Bibili nga ako ngayon ng handain ko para sa pa-advance birthday ko sa mga kaibigan ko. Kakaunti lang naman, Mari, ang lulutuin ko. Gagawa ako ng macaroni salad kasi isa yan sa favorite nila, mga Mari. Buti na lang makapromo to kasi lagi ko itong nagagamit sa mga niluluto ko. Bibili din pala ako nito, Mari, baka sisipagin akong magmahal. Ituloy yung available nilang all-purpose cream. Tatlo na yung kinuha ko para masarap yung macaroni salad ko. At hindi pwedeng mawala tong dalawang to. Magpapansit din pala ako, mga Mare, para may masharon silang ulam. Bumili na din pala ako nito ng dalawa para madami-dami ang makaroni ko, Mare, dagdag sa pangsharon nila. Then binili kong pasta, Mare, kasi sobrang mura lang niya. 1.95 lang siya. Itong Royal Macaroni, Mare, 8 point something siya. Mahal siya, Mare, kaya hindi yan ang binili ko. Andito na si Dong. Sinundo na ako kasi wala akong taga-bitbit niyan, Mare. Ang bigat niyan. Tinulungan na din pala niya akong mamili. Bukas ng hapon, lulutuin ko na yan lahat, Mare, para pag-uwi ng mga friend ko galing sa work nila, diretso na sila sa bahay. 7 a.m. ng umaga, Mari, andito ako ngayon sa GVR. Ang aga kong gumising, Mari, alas 6 ng umaga. Kasi nga may pupuntahan ako dito, importante, Mari. Ako lang mag-isa, doon si Dong sa bahay, natutulog yun ngayon. Charot lang. May pupuntahan din pala si Dong, Mari, doon sa Maidera City Center. Kanya-kanya kami ng lakad ngayon ni Dong. Sobrang ganda ng view, Mari. Sarap sanang maglakad-lakad dyan, kaso lang sobrang init ngayon. Ang busy dito, Mari, pag winter, kasi nga pinupuntahan dito ng mga tao, Mare, kasi sobrang ganda ng view, nakaka-relax. Usually dito nang nakatira, Mare, ay mga puti. 12 p.m. na ng hapon, pauwi na ako, Mare. Sobrang init talaga. Tita nyo, walang naglalakad na tao, Mare. Ako lang. Parang hindi yata gagana, Mare, yung sunblock kong nilagay sa mukha ko, Mare. Parang masusunog ang mukha ko dito, banda. Buti na lang, malapit lang ang metro station, Mare. Nagmamadali nga akong umuwi that time, Mare, kasi magluluto pa nga ako ng handain ko. July 1 pala, Mare, ang birthday ko. Busy kami that time ni Dong kasi nga maglilipat kami ng bahay. Sinelebrate ko pala, Mari, yung birthday ko noong 26 ng day off ko. Sakto naman, Mari, nung pauwi na ako, tumawag din si Dong na pauwi na din siya. Sabi ko nga sa kanya, Mari, hantayin mo na lang ako sa metro station kasi nga may bibilin pa akong iba. Sobrang haggard ng mukha ko, Mari, kasi 5 hours lang ang tulog ko that time. Nandito na nga si Dong, inip na din sa buhay. Bumili na din pala ako ng panshabu-shabu ko, Mari, para pangdagdag sa handa, Mari. Nakagutom na that time, Mari, kasi wala pa kaming kain ni Dong dalawa. Nung pag-uwi ko nga sa bahay, Mari, natulog muna ako ng 1 hour, Mari, before ako magluto. At ito na yung mga handa ko, Mari, na marinate ko yung karni na yan at naggawa din ako ng sauce. Hinanda ko na din yung pang-shabu-shabu ko, Mari, kasi favorite yan nila, Mari. Ito na yung pansit ko, Mari, niluto. Kasya na yan sa amin. Nagluto din pala kami ng maha, Mari, pero si Dong ang nagluto niyan. Tinulungan niya akong magluto, Mari, kasi nga yung mga ibang roommates namin gusto na ding magluto. Ito na yung request ni Dong na lulutuin ko, ang creamy pasta, Mare. Hindi nakalagay dito ang macaroni salad ko kasi pinalamig ko muna. Ito na nga yung pangalawang bisita ko. Nauna na pala dyan si Jan ang pumunta. Isa-isa lang, Mare, ang papasok kasi hindi kami kasya sa room namin, Mare. Bawal ang sabay-sabay. Otherwise, tatayo sila habang kumakain. At luto na yung request ko kay Dong na lutuin niya. Ayan, sobrang crispy niyan, Mare. Ang sarap niyan. Niluto niya yan pala sa air fryer. Pinagsharon ko na nga, Mare, yung una kong bisita. Ang galante ni Pinsan, Charles and Kate na wallet ang naregalo niya. At kunwari, Maring, bagong gising ako, sinurprise nila ako. Kunwari lang yun, para may drama naman. Ang galante din ni Pearly to, tiregaluhan niya ako ng cake na brownie. Thank you, Pearly to, tang mahal nito. Nakakataba ng puso at nakakaiyak, charot lang. At ang pinili niya ay dark chocolate kasi alam niya talagang hindi ako kumakain ng matatamis na chocolates, Mari. Kaya nakakaiyak na naman, charot lang. At ito pala yung niregalo ni Bishwag sa akin, mga Mare. May nakalagay pang maalaala. At nakakahiya pa, Mare. Parang nagbayad pa yata siya nito para ipabalot lang. Kaya si Dong na lang ang nagbukas, mga Mare. Kasi nakukonsensya ko, Mare, buksan to. Kasi maganda na pagkabalot. Ang ganda, Mare. Bag siya. Thank you, Bishwang. Magagamit ko to pag nasira na yung ginagamit kong bag na binigay ng customer ko. Thank you so much. Nung natapos na nga, Mare, kumain ng mga bisita ko, to pinagbalot ko na sila ng pangsharo nila, mga Mare. Ito po ang aking napanalunan ngayon po, napanalunan ko award. May doong pancit, macaroni, wish ka daw, wish ka daw, wish. Ano na panalunan ko to sa bingo? Salamat sa pasharon. Kasi talo siya, diba? Dalawa lang yung binalo. Dalawa lang ang buwang ano eh. Tomorrow, good night.
Mga Sharo. Sige na, bye-bye. Saan yung sinaron mo? Saan yung sinaron mo? Dito, sinaron ko ano. Nagpalagay ako ng additional. Tingnan nyo. Additional. Ay, yung ano? Nag-shopping siya, dahil doon tayo niya magbukas. Hindi na lang yun. May additional kasi hindi kumasya na 84 eh. Kaya kumuha ako ng avocado. Binado mo na ano. Yung pwedeng walang ano. Avocado. Walang tubo. So? Sige na, bye! Salamat sa nagbigay ng mga regalo. Thank you so much! Sinadya ko talaga maring magpasyaron sa kanila kasi alam ko wala silang babaonin bukas kasi pinapunta ko agad sa bahay para nga i-celebrate yung birthday ko.